So today, guys, we're gonna talk about a car that is really sick because of its mods. And pucha, magugustuhan ba ng mga Honda boys. So yun. Today we're gonna talk about this Un FK8. So okay, nandito tayo sa Banawe ngayon kasi we're here at, yes, there. DZ Racing, ayan. Yeah! Kita nyo naman yung shop, di ba? So, we're gonna talk about his car. His super nice car, FK8, na with all the spoon goodies. Sobrang busok. So yun, malapit lang to si DZ Racing. He's in here in Santa Catalina, corner Banawe. So, ayan, landmark is, syempre, si Sogo. Ganun lang kalapit yung Sogo sa kanya. So, guys, if you need parts, regional parts, majority, dito lang talaga, DZ Racing. Check his Facebook, check his Instagram. Halos lahat meron siya kaya niyang orderin. Basta Japan, meron dito. Yeah. So, ayan. Ito na yung kotse. Damn! So, punas muna. Wait lang. So, guys, ito yung shop. There, so you can see the parts that he has. There's a lot. Sobrang lupit. HKS, ARB, meron GR stuff. That I think that's for 86. Greddy, JIMNY stuff, guys. JIMNY stuff. Lahat ng JIMNY na kailangan mo meron sa engine, and of course like legit rims, AME, AME. Daming gamit, boss. Yeah. And si Boss Alfie. Hey. Boss. Wag na kaya. Honda, boss. So yun. Sobrang daming parts. D1 spec, lug nuts, everything that you need is here. So go fast beats. Yung mga pang Subaru, ito guys, sobrang ganda nito. And if I'm not mistaken, this is NK, sabi na eh. NK RS05RR. Tapos ito ganda rin, NK. Tapos race NK. Ito, 57 gram lights. Tapos to yung pang SUV na 6 holes. Yan, guys, ang dami. Ito pa, 6 holes din to. So yun, spoon, bride, everything that you need is here, guys. Literally. Perin, lahat. So yun, oh, si Boss Rod from Pampanga. Yes! Ganda yung Hilux. Ingat, boss! So yun. Guys, everything that you need is here. Case port, BIAA, Mr. Offset, lahat talaga. Ayan, of course, he carries dynamics too. So yun, TRD gauges. Guys, sobrang daming gamit. Those are TRD, Defi, Blitz, Mufflers, Fortuner. Ito yung mga exhaust. Meron lahat. Dami naman eh. Guys, pati bubong, sobrang dami. May titanium pa na body club. Noblesse. Fuck, sobrang dami. As in, sobrang daming parts dito. Okay. Ito pa yung... Damn, guys, damn. Strut bars are here, Cusco. Yan. So, guys, hindi pa to lahat yun. Kasi ito lang yung mga nasa shop. So, syempre, mayroon siyang stockyard or bodega for his parts. So, ito, display. Tapos, sa totoo lang, yung mga hardcore na mags and hardcore na mga pyesa, nandun pa yun sa bodega. So, yun, guys. So ngayon, pag-uusapan muna natin. Yan, pinakita ko sa inyo kung ano man sa shop na to. But, yung pag-uusapan talaga natin ngayon is this one. The red Honda. So we're going to talk about his FK8 spoon. Damn, spoon fed, guys. Spoon fed. Diba? Guys, sobrang sick. Okay.
So okay guys, pinaliban natin yung FK8 here so that we have a better lighting kasi kanina nasa tank. So yun guys, we're gonna talk about this freaking FK8. So guys, ang ganda. Ang ganda. Yun lang masabi ko kasi ang ganda lang talaga. Okay, this is stock FK8 na I am not sure with the engine, but meron sa mga nilagay siguro mga intake. We'll see later. So, okay. DZ Racing, this is the story. Ayan, yung ano niya, logo niya. Yung ninja na yan. Okay, DZ Racing is the ano, authorized dealer of spoon here in the Philippines. So, if you need spoon, you know who to go. It's DZ Racing. So, kailangan mo ng spoon na mga meron pang production ngayon na pyesa. So, siya lang yung tatakbuhan mo. Sa si DZ Racing. Kasi siya yung authorized dealer. So, yan. Kaya sa may mga din yan, may mga plaka na spoon. Bumpers are spoon with this car. Aesthetic-wise, we're gonna talk about it. Bumpers are spoon, front and rear. Those are legit spoon. Tapos, Orig CF to. So, ikakot mo na siya sa paint. As he told me. Tapos, SW388 because of the rims. Those are legit spoon rims na 18s. Wrapped with Nova EDO8R na 265-3518. So yun. Okay, I asked why Brembo since naka-spoon all the way. Wala pa nilalabas si spoon na spoon caliper for FK8. Only FC. So pag naglagay siya ng spoon na brakes dito, magda-downgrade siya into smaller rotors. So this is that is not that advisable if gusto mo talaga mag mods oriented car, diba? So yun, but naka spoon caliper siya. Can you see that yellow part? That's a spoon brake pads. So yun, type 1 the garage. So wala pa daw nilalabas na spoon side skirt, but front and rear are spoon. Ganda. Dahil na pag white, no? I mean, this is the signature spoon look, right? Diba? So yun. Okay. I'll show you the rear bumpers so that you know paano talaga itsura ng spoon na FK8. Yan. Yan. Yan yung rear. So, di ba? Ganda. So guys, the bumpers itself will cost you around high 200s going to 300,000. You can order it here at DZ Racing. Meron pa siyang stock actually. Tinanong ko kung meron pa siyang stock for this one. Meron pa. So, if gusto mo maging ganito yung FK8 mo, like red FK8 or black FK8 or what, gray or silver. Gray ba yun or silver? Di ko rin sure. So, yun. Kung gusto mo maging spoon look, go here. Message them on Facebook or Instagram. Meron sila niyan. May on-stock silang ganyan. So, hindi na kailangan mag-antay kasi lagi nag-aantay pag mga ganitong itsura. So yun, meron na daw. So, for the wing, that's also spoon. As far as I know, yes. Guys, sobrang ganda ng wing for me. I'm not into these kinds of wings. But dito kay FK8, parang sobrang na-appreciate ko yung mga gantong itsurang wing. Kasi hatchback siya. And then, hindi siya, yung GT wing sa kanya, hindi sobrang laki na ganun. Kasi, it's a hatchback. So, alam mo yun, yung itsura niya, hindi ganun kalaki. Ayun no, di ba? Nag-guess niyo yung point ko. So, there would be a GT wing still. Though, I'm not sure kung GT wing to, but it's big. Though, it's really nice. Maganda pa rin siya tignan. It's not too racing look, but it's there. Gets niyo? Ganda, di ba? Gusto CF din, no? So cool. Tapos, it's all spoon N1, I think. Yeah. Those are the mufflers of spoon. So, there you go. Ganda guys, FK8 na spoon, di ba? It's really sick. Mags, meron din. Itong mags, I think meron pa siya. This will cost you around 200 low. So mga 200 to 250, 225, I don't know. Basta mga ganun, 200 low for this mags. So that kung gusto nyo, interested kayo, go to DZ. Ask them for this part. So meron yan. Ganda. Interior wise, ganda talaga ng FK8 na interior sa totoo lang. Ayan. Shit, Alcantara pala talaga yung anong FK8. It's type R seats, stock. Tapos, ito. Ganda.
The spoon shift knob. Guys, ang ganda. Okay. Ito, sobrang baba lang na mileage. Like, fun run mileage lang to alam ko eh. Parang, or like, ikot-ikot mileage. It's just like 1,000 plus mileage. So, I don't wanna mess the seats. I don't, sorry, pero ayoko upuan. Kasi nakakahiya. But he's a good friend. Boss Alfie is a good friend. So, yan. Rear. Ganda pala ng seats ng ano. FK8. Yung ko lang na-appreciate. Pati yung matting, ganda. So, yun. For the rear. Uy, limon. It's not that. Ba't ganun? Parang ang weird. Ang gaan nung rear latch niya. Rear door. Ano to? It's weird. Kuling, oh. So, yan. Spacey. Spacious to. Uy, ano to? Uy, gago. Galing. Stock ba to? What? That's fucking cool. Stock ba to? O, nilagay lang. Stock to? Stock to? Talaga? Pabukas nga hood. So, yan. Stock pala to. Galing, oh. What the fuck? It's fucking cool. So, yun, guys. Okay, this is also maintained by Buff and Grime. Minamaintain din to ni Buff and Grime. So, yung ano niya, kintab niya is freaking good. Because Buff and Grime touches this one. So, yun. Okay. Engine-wise, this is it. It's the turbo engine of Honda. So, naka-V-thrust siya na strut bar. And basically, it's all stock. Looks like all stock. Even the intake. So, baka naka-drop in to. I can feel it that it's naka-drop in. So, yun. Eh, naka-camber plate eh. I'm not sure if that's stock. Pero, I don't think so. Guys, sobrang lupit. Diba? This is the turbo engine of the FK8, guys. Ganda! Lupit! Linis! Guys, tingnan nyo naman kung gaano kalinis tong otong to. Diba? Ang pogi. Hindi ako masyadong nakaka-appreciate ng FK8 sa totoo lang. Hindi ako sobrang fan. Kasi ever since lumabas siya, hindi ganun ka-appealing to me. But when you see it in person, lapad, chunky, diba? Tapos everyone has it sa totoo lang. Marami bumili. But hindi lahat kaya mag-pull off ng ganitong look. So, yun. Hands down to DZ Racing for building this car. It's really nice. It looks nice. It's spoon, of course. Everyone loves spoon. So, yun. Basta may kailangan kayong spoon stuff, go to DZ Racing. Yun lang naman talaga yung tatakbuhan natin. Locally here in the Philippines. So, yun. Now, at least now you know, guys. Yan. Solid. Ganda talaga. So, okay guys, nandito ulit tayo sa DZ Racing. Because I want to continue this vlog, yung sa Spoon FK8. Na isa pa sa kotse nila na sinoshowcase nila ngayon. Kasi ang daming nagbubuo, guys. Sobrang ganda. So ngayon, ito, papakita ko sa inyo kung anong kotse to. Which is I'm really excited about. Because I really like this one. Pero sa totoo lang, wala pang budget. So, magbablog na lang ako nito. Kasi nga, ang ganda talaga. Wala akong pambili. So, ito na yun. This JB74 Jimny, yung bago ngayon. This one is a damned little D. Shit! Tapos ito pa malupit. I'll show you the aesthetics first. Pero guys, ito, di ba lagi nyo nakikita yung local, malalapad yung fenders. JB74, this is JB64 na ginawa nila niya. Sobrang solid, guys. I mean, fuck. Kung ako, magkakaroon ako ng Jimny, I would like this look. Alam mo yun? Ang ganda! Guys, tingnan nyo naman gano'ng aganda. Wala akong masabi. Yun. So, ayun. Ngayon, nandiyan yung journal. Dinamit natin yung journal. Because we're not using the, ano na, yung mga motorcycles natin. Sayang.
So nakatambak na. So ito nilabas muna natin. So yun. May mga other Jimnys din na nagpapagawa sa kanya. Like this one. This is a, I think this is a brand new unit. Tapos nagpapakabit, I think, ng front runner na roof rack. Shout out to front runner, of course. So yun. This is the DZ Racing shop. So this is it. Guys, this is it. I'll let you see all the aesthetics first. Guys, ang ganda. So ito, yung rear niya. This has the DAMD little D. It looks like the Defender. The concept of this one is to look like a Defender. That's why it's little D. So at sa rear, it has this bumper like the Defender, old Defender. Okay, tapos meron siyang mud flaps na parang Defender din. Alam mo yun, yung ganito kasi yung ano eh, yung mga mud flaps ng Defender. So yun, meron din siyang badge ng little D here. Tapos 5 pieces yung ano niya, Dean rims niya. Saka Yokohama Geolander. So yun. Sa front runner rin siya na rack, half rack lang. Yung kanina kasi nakita natin, that's a full rack. This is just a half rack here, which is nice too. Tapos ito naka ano siya, visor, rain bar. Ang ganda ng visor niya kasi pasok ko. Ayun, no. Hindi siya nandito, which I don't like. Kung magva-visor ako, okay sa akin to kasi hindi siya halata. Tapos snorkel niya, ang ganda din. Tapos yung front niya, ayan, Defender na Defender yung datingan. Yung grill pa lang. Tapos ayan, no? Di ba? Little D na little D. Umulan, guys, so basa. Tapos yan, may rock slider din. Ganda, ang ganda, ang ganda, ganda. So, yung bumper niya, Defender look din. Guys, the look is definitely really, really nice. I have no words for it. I mean, if I have the budget and I'm gonna build one like this. Pero siguro different color lang. So yun. Tapos, yan. Naka-Dean rims din siya. Ganda, ganda nung Dean. Actually, itong mags ito, gustong-gusto namin lagay sa LC70 to. Pero medyo magiging ano kasi, decent look. Which we're looking for somehow JDM look kasi. So yun. But this one's really nice. This Dean rims. Tapos meron siyang rock slider na I asked him about this one because I really liked it. It's a custom rock slider na kinuha niya yung idea with the bowler na Defender. That's why it's like that. Kung kaya niya ginawa yan. Which is I really, really like. Ayan o. Side view wise, it's really nice. Diba? Yan. So that's the purpose of the rock slider. So yan, ang dami niyang quirks, ang dami niyang nilagay sa totoo lang. Kasi he sells a lot of Jimny parts. So yun, a little quick story. This shop has a lot of Jimny parts. So that you, if ever you need Jimny legit parts, go here lang kay DZ Racing. Cause yun nga, meron sa sariling JB na modelo. So mismo siya, meron siya. So alam niya yung ginagawa niya. And ang dami niyang parts na pwede i-offer for this chassis. Even the yung luma, yung mga JB43, meron din siya nun. So guys, yun. Maliliit na bagay like ito, yung Jaos na door guard. Tapos I think this, ang galing na ito. Parang delete. Hindi ko sure eh, pero yan. Tapos meron pa siyang side mirror na ganito. Tapos blue lens. Snorkel for the 74. Yan. So yan, ang daming dumadating na JB dito. Kasi nga, ang daming ginagawang ganitong kotse dito. Which is really nice, yun. So, yan. Guys, appreciate the front first so that you'll understand what I'm telling you guys. Gaano kaganda tong kotse nito, di ba? Okay. Ano pa ba tayo sa outside? Yung likod, sobrang type ko. Sobrang type ko talaga. Lalo na yung bumper. Looks really like a Defender. Kasi yun nga yung theme ng DAMD na to, it's little D. So ganyan yung itsura niya talaga. So yun. Interior wise, okay. Naka-Recaro. Damn, naka-Recaro. Sobrang ganda. So yun. Ang ganda. Tapos, he got the manual. There's a reason for it. Kaya siya nag-manual, which we will not disclose right now. Pero next time, pag nagawa na niya, I'll do a follow-up vlog for this one pag nagawa niya na. So yun, na-sound din siya, focal. Yan, ganda.
Tapos, ayun, may mga, I think ito mga to is additional features na ng mga nilalagay niya. And this one, alam yun, kasi yan yung mga maliliit na bagay na nakakatuwa sa mga Jimny kasi ang daming pwedeng ilagay. Oh, and yung rear mirror niya, it's APO na. APO Incorporated. I'm not sure kung makikita. Ayun, no, APO Incorporated. Tapos yun. Okay. So, the seats, okay, I'll give you the prices. So, the seats is low 200. So, like 220 or what? Low 200 siya. 200 to 250, mga ganun. Para at least mayroon kayo idea. Sa kits, gastos nyo pag ganito gusto nyong gawin na original damned little D, it will cost you around 200 lows. So, mga 200 to 230 ganyan, naka-kit na ganito, so paint pa. So, that would be an additional. Tapos, yung Dean rims, pag ganito, 5 pieces, it will cost you around 80 to 90. For 5 pieces naman na siya for original Dean rims. Tapos, oh, yung front runner rack, this one costs around 40 plus. Yung full rack kanina na nandun, it will cost you around 60 plus. Yung full rack kasi it's buo. Ayan, buo siya. So, this one's nice kasi small lang siya. So, that would cost you around 40 plus. So, yun yung mga costing that if you want to build one like this, kaya nila. Only DZ Racing can do it. Sorry, it's not only, but he's one of the people here in the Philippines that could make this possible with all the legit parts. So, yun. Yun yung mga pricing niya para may idea ka. Ito, I think, mga 6,000 plus or 7,000 plus. Yun. Nakadjaos. So, yun. Kanina napansin ko, nung binuksan ko, ang ganda ng pedal. Hindi ko natanong magkano, pero monster. Ganda yung pedal. Tapos, ito, solid. May defi siya dito. Which is really, really nice. So, yun. Ganda, ganda. Ganda ng interior. Ayun, no? It's all new. I think mababa pa yung mileage nito kasi he doesn't really go out that much. So yung rear niya, wait. Ano na naman, Jimny? Ang daming Jimny ngayon, no? So yun, yung rear niya, meron na siyang sub din. Tapos ito may team APO siya na ganito. Ang ganda nito. So natutupi. Eh. Which is really nice. I mean, ganda, ganda. Ang ganda ng mga stuff niya. Tapos ito, I think binibili rin ito. Ganun. Guys, I just want you guys to take time to appreciate the car. Because it's really nice. I mean, the looks is really nice. Look. Diba? Parang, oh, ang ganda talaga. I really like it. Kasi, yun nga, as I told you, I really want to buy a JB74 lately. Kasi tinignan namin sa Sakas at kasi there's a silver one. Yun pa yung gusto kong kulay, yun pa yung nandun. Tapos, I'm really planning to buy one, but budget doesn't permit yet. So, maybe next time, maging possible na siya. And I would build something like this too. But right now, hindi muna. Pero, guys, medyo pricey rin kasi siya. It's like 1.1 plus for a brand new one. And 1.2 plus for the high-end one. So, that's the pricing for it. Tapos, yung iba parang, if you're really eager to get one, you need to pay an extra for the high-end ones. So, yun yung mga narinig ko. So, there. There's like two JB74s here. Yan, both green. Looks really nice. But this one's like, oh, sobrang ganda talaga. Nakakainis. I really like it. Alam mo yung gusto mo, pero hindi mo kaya. So, hayaan mo na lang. Tignan mo na lang. Ganon level. So, yan. That's the stock. This is the high end as far as I know. Kasi, yan. Headlights siya. Yung bumper niya may sprayer. Headlight washer. So, yan. This is the looks of the little D and the stock one. So, yan. Can you freaking imagine that? Yung transition is really nice. Diba? Parang kung wala ang budget mag-defender kasi sobrang mahal tapos gusto mo ng maliliit lang, ito na talaga yun. So, ang dami niya pang kits, guys. I mean, meron pa siyang mga little G, yung pang G-class. Meron pa siyang mga Black Bison. There's a lot of kits for this one which he can provide you guys. So, message nyo lang. I'll put the Facebook here right now. Here. I'll put the Facebook of DZ Racing and the Instagram somewhere here too. So that you'll know. So this is the shop. Again, as I told in the vlog of the Spoon FK8,
it's here in Banawe. This is your landmark, guys. Hindi nyo na makakalimutan yan. Sogo yan. So, alam na natin lahat yan. It's in Banawe, corner Santa Catalina. So, it's here. Yan. So, yun, guys. Look for Boss Alfie. If you want to mention my name, Banawe Boy, he knows me. So, somehow, makakakuha tayo. Konting discount. Kurot-kurot lang. Ganun. So, bibigyan tayo niya ni Boss Alfie. So, go here if you need some JB74, Jimnys, FK8, Spoon, ano pa ba, mga kailangan yung parts na original, he has. So, just mention my name if you want. But medyo, at least may heads up, alam mo yun. Just go to Boss Alfie. Kumukuha kami sa kanya ever since. So, nakakatuwa kasi sinusuportahan din. Nagsusuportahan tayo ng mga negosyo dito. So, yun. One of the go-to shops here in Banawe. Again, DZ Racing. That's the result of the modification that can that DZ Racing can help you out. So yan. Again. So ganda talaga. So yan. I'll end the vlog here kasi I showed you the stuff that DZ Racing has, and then meron pinakita ko na rin sa inyo Spoon FK8. Pinakita ko na rin sa inyo yung Little D Jimny. So guys, ang dami kong pinakita sa inyo in just one episode, guys. In just one episode. So I want you to like this video, please. I mean, I exerted some effort for this one. So like this video. Please do. Please do. Please do subscribe on our YouTube channel. Tapos, our Facebook and Instagram. Please do hit the like, button. And the follow button. Banawe Boy, no space. So guys, please, 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 please support us. So again, let's end the vlog here. So, there you go. Bye, Little D!